Sabi ko kasi, hindi na ako matapos-tapos. At ako umiiyak ko, nilinis lang iniiyak ko ang po. Nainis ako talaga, guys. This is my family. Baby boy, laging masarap ang tulog nito eh. Actually, ako din, masarap yung tulog ko kanina eh. Good morning, love. So, habang tulog siya, linis-linis muna tayo. Itong hallway namin, ang tagal ng angkalat. Hindi ko pa naliligpit. So, bago tayo magsimula sa hallway, dito muna tayo sa banyo. Ito na yung next ko eh. Kasi dito pa yung mga ibang gamit ni Jeya. At tsaka guys, update pala. Ito, lumalabo din to ha. Ang ginagamit namin panlinis, yung mga panlinis ni Papa sa sasakyan. Yung parang hindi ko alam kung anong tawag eh. Yung pang ano ng watermark, di ba kapag umuulan, para hindi magstain sa salamin ng sasakyan. Yun yung ginamit na dito. Effective siya. Tatanggalin ko muna to kasi ipaparepaint ko kay Papa tong lalagyan na to. Oh, kinakalawang na siya. As in, sobra. Ayan. Bumili siya ng pang spray. Tapos sabi ko, iliha muna niya. Ano ba yan? Pati points meron dito. Ano ba? Dito ko sana ilalagay ko eh. Kaso, ano ba? Itong Lazy Susan na to, wala na talaga akong mapaglagyan. Ano ba? Matindigan ko na siya lagi. Storbohin mo na yung bruho na yun. Ayaw pa bumangon. Dito kami kakain kasi inayos yung pintura sa baba. Diba? Ano? May mga hindi pa maayos yung ano. At saka yung dito pala. Hindi naman ako sa'yo sa labas. Hindi naman siya sa ibabaw. Ha? Naku! Naku! Nabubura? Burahin na kagad. Kailan ba yun? Nakita ko nga parang kulay blue. Dito? Baka kailangan burahin. Agabang mo agad. Oo. Burahin yun. Kaya yun. Itago mo yung marker mo kasi nga. Ito ba? Ano yung sa ano? Sa taas. Oo, yan. Or ulam, laga. Nilagang gulay-gulay na may konting baboy. Dito nakalagay yung remote ng aircon. Alam niyo ba yung contractor namin? Yung unang-unang gumawa ng bahay, lahat, sabi ni Papa, lahat, alam mo, napansin ko, lahat ng kinabit dito sa wall, yung mga binarena, kagaya nito, remote ng aircon, yung sabitan ng tuwalya, sabitan ng tissue, kaya pala siya nagagalawan kasi iisang tornilyo lang daw yung kinabit, lahat, buong bahay daw, sabi ni Kids. Isa sa mga iti-check niyo yan ha, kapag ka nagpapagawa kayo ng bahay, meron kayong contractor. Hindi ko rin alam kung ba't isa lang yung kinabit nila sa lang. Bakit nga ba? Ayan o. Oh. Ito, hindi pa natapos ni Papa to. Ang alam kong natapos pa lang niya is yung sa banyo ni Jeya. Ito, ano na siya. Okay na siya kasi inayos na ni Papa Kids. Lahat yan, uti mo yung sa tissue holder, sa toothbrush. Napapakamot nga si Papa Kids. Saan ba kaya? Ito, okay na rin. Wala, ayos na rin ni Papa to. A few moments later. Breakdown na naman ako. Ano ba? Ba't ako ganito? Ang init-init ng ulo ko. Di ba hallway yung inaayos ko ngayon? Ayun, napunta ako sa bedsheet. Kasi nagpalit ako ng, nagkumuha ako ng mga, ang hirap maghanap ng mga bedsheet mula nung hindi na ako makaakyat dito. Ako kasi yung nag-aayos nito dati. Eh mula nung nagbundis ako, hindi ko na naaakyat, so hindi ako makakit ng hagdan. Halo-halo. Naloka ako. Si Kits na kasi yung naglalagay dito. Minsan si Regine. Halo-halo. Eh, ayoko nung ganun. Kasi mas lalong, imbes na, di ba, kaya nga meron siya sa sariling mga lalagyan. Kunwari, ito tuwalya lang. Ito pillowcases lang. Ito fitted sheet lang. Ito duvet cover lang. Hindi halo-halo siya. Kaya ayan, tinanggal namin lahat. Ayun, nakakalat doon sa higaan. Ayan, oh. Tapos ito. Oh my goodness. Alam niyo, iiyak na ako sa totoo lang. Sabi ko kasi, hindi na ako matapos-tapos. Sabi ko, yung hallway yung gagawin ko, tsaka yung banyo, hindi pa rin ako matapos. Mamaya wala na naman ng energy. Ba't ako umiiyak ko? Nilinis lang, iniiyak ko ako. Nainis ako talaga, guys. Okay na, tatawa ko na nga lang. Ilang linggo pa naman ako bago manganak eh. Kaso, iba kasi yung nakaschedule ko ngayon sa hallway. Ngayon naman, ang inaayos ko naman yung mga bedsheet. Ngayon nga, tinuturoan ko nga si Papa, sabi ko pa, please. Kasi yung mga ibang pillowcases, hindi na sila magkaka-partner. Siyempre, kabisado ko yung mga ginagamit naming punday. Ang babaw ko, diba? Pagpasensyahan nyo na ako, ganyan talaga.
samaan pa ng mga hormones talaga. Para akong magbabreakdown, my goodness. Tapos madalas, kapag ako nalang bibili na lang namin kay Regina, kaya kay Ate Jay, napalitan yung bedsheet, iba yung nalalagay nila, ibang size. Yung unan, yung king size na unan, pinagkakasya sa queen size or sa single. Alam mo yung parang, hindi ito yun. So, kailangan talaga sama-sama siya. Yun nga yung sinasabi ko sa kanila na kailangan. If ever mapanood nyo to, mga anak, papa, kailangan sama-sama para maayos yung buhay, mabilis. Mabilis may sistema. Ayan, imbes na kukuha lang ako ng isang pillow ko, binaba tuloy lahat kasi nga merong hindi mahana. Pero nahanap naman na. Yun nga, yung mga pinalaundry niya. Kasi ang ginagawa ni kids pagka-laundry, hindi nyo inaayos. Siksik, you know. Nilalagay lang niya, naka-plastic pa, lagay doon. Nung binaba niya lahat, ayun, nahanap niya na. Sorry ah, nag-vent out lang ako. Pero alam kong may matututunan kayo sa mga sinabi ko na kailangan talaga nakaayos. Diba, maluha-luha na ako dahil lang sa mga pillowcase at mga punda. May stress ba ako? So yan, pagsasamasamahin ko yung mga fitted sheet kasi magkasama yung fitted sa flat. Ito puro mga flat yata. Double check ko pa. So, para pag inakit na ni Papa, alam niya na kung ano yung flat, ano yung fitted. Nagigits na rin naman niya yung gist. Kasi magulo nga talaga kapag hindi sama-sama. Kagaya nito, ang kasama nito, mga tuwalya. O, diba? Kumot, tas biglang tuwalya. Okay. Tupi-tupi na tayo. Check mo na. Check ko lang kung maayos yung magkakatupi. Ito ko si Mama. Oh, ang itatali ko ah, para hindi siya sabog. So, lahat ng ito, kurtina na to. Eh, hindi naman ito masyadong ginagamit. Pinakataas na lang yan. Wala ka pala kay Regineo. Gulat ka, no? La, kay Regid, lakas yan. Yan. Eh, ano mo, make sure na nakailalim kasi para hindi tayo namumroblema. Moral support lang ako dito. Ito yung mattress topper, guys. Ayan. Pinalaban kasi namin. Tapos, saka ilalagay ngayon yung, saka ibabalik yung sa pinya kanina. Ayan, okay na tayo sa mga bedsheet. Maayos na yung kwarto. Pakita ko sa inyo, guys. Ang ganda mag-vlog dito, oh. Ang ganda ng lighting, oh. Yung salamin yan. Oh, happy na ulit siya. Okay na yung kama natin. Wala na yung mga kalat. Okay na yung mga bedsheet. Nakaayos na siya. Ayan, naka-organize na yan, ha? At meron na rin siyang label. May mga label-label na yan. Okay. Pati doon, sa kabila. Ito na lang, yung mga damit. Babawasan ko yan, basta bago akong mga anak. Sana. Sana. Okay, moving on. Linis na tayo dito. Pasok mo muna sa shower. Titingnan ko kung kakasya siya dito sa ano. Papasok lang ako lang pa. Wait lang. Kung para kay Jiro lang talaga tong banyo na to. Ito na lang siya. Hindi na natin tatanggalin. Pero feeling ko tatama siya dito. Wait. Teka. Yun nga ang tanong eh. Kung kakasya. Moment of truth. Pwede mo palabas yung pinto, di ba? Pwede siya kalabas. Ako, kung dito pa siya. Okay. Pwede naman ito palabas. Pwede ito palabas, diba? Bakit ngayon hindi na? Pwede ito palabas. Ayan. Tama, diba ganito? Oo. Para dyan na siya. So, hindi na ako maliligo dito. Si Jiro na lang. Ayan, successful. Tatanggalin ko na lang yung mga ano ko dito. Hindi na ako dito maliligo. Siya na lang dito. Success! O, diba? Naghanap talaga ako ng ganyan kasi napakadali nung time ni Ju. Nung baby si Ju, diba ganyan din yung bathtub namin. Sobrang laking tulong talaga. Hindi masakit sa likod. Hindi ka na kailangan bumaba pa. Lalo kung nagpapagaling pa yung tahe. Alam nyo na. Ayan. Okay.
Yes! Bumalik din sa dati ang hallway. Hanggang hindi talaga ako, guys, ang maglilinis dito, wale. Yes, makakaligo na ako. Job! So happy! Ang sarap talagang tingnan, oh! Oh! Sarap, no? Sarap tingnan! Pag malinis, walang kalat. Thank you. Pagod lang talaga yung paa ko ngayon, pero... Ito na lang, lilinisin ko bukas. Ito tsaka studio. Ayan, hindi pa ito naayos eh. Sabi ko, re-rearrange ko yung mga decor dyan. Sir, namimili ka na naman. Ano yung tindahan? Sir! Ito ang kakainin natin dinner. Ang paborito ni Ju, ayun ang kakainin nila. Order sila sa lugawan ng papaitan. Kaso hanggang amoy na lang muna ako. Si Ju paborito kasi ito yung papaitan ni chicken cordon blue. Pero sa akin yung laga pa din. Tsaka may bago kami yung tukneneng. Ayan, oh. Ito, ang laki ng turon. Grabe. Turon. Laki ah. Jumbo size. May turon na kami sa lugawan. Grabe, laki. Dito tayo matutulog tonight. Pero magpapamassage muna ako. Kailangan ko ng massage. Ilang araw nang pagod ako. So, ayun, papamassage tayo sa Playa del Sol. Ayan. Sa pinang ko lang muna ito, baka malagyan ng oil. Hey, may bago kaming puzzle. Happy, happy, happy. Say happy. Happy. Happy? Happy, happy, happy? Oh, game. Sige. Scissors. Help mo ako, Jo, ha? Promise, help mama, ha? 100 pieces na naman tayo. Come on, Jo. Ayan, na-relax si mama. Inaamoy ako ni Jo. Bango ako. Bango kasi yung oil na ginamit. Puzzle. Naku, mahirap pa yata. Ito parang hulog. Ano ka tumatawag dito? Hologram? Ang tawag dyan? Unang buklat ko pala ng puzzle, naghihikab na ako. Kaya natin to, ano? Alam niyo, natanggal yung pagod ko. Yung pagod ng buong araw. Tanggal dun sa massage. Sarap ng massage. Ano pala, na-clear pala ng OB ko. Okay lang daw. Okay lang daw magpa-massage. Joseph here. Yeah, Ju, we did it. Actually, ako lang. Ay, nak, hindi siya glow in the dark. I'm sorry. I'm sorry, baby. Hindi siya glow in the dark. Ano na sana siya? Sorry, baby. Hindi siya glow in the dark, eh. Ano lang to? 3D. Sorry. 3D lang siya. Babe, 3D lang siya, babe. Sorry talaga. Wala, oh. Ayaw talaga maniwala ni Ju na 3D lang. Sorry anak, 3D lang talaga siya. Dapat pala yung lahat glow in the dark. Yun lang hinihintay niya yung moment na glow in the dark. Anak, wala talaga. Tayo magagawa. Sorry na. Sorry na, babe. Here is how you assemble the bottle. First, place the white membrane into the yellow disc. Pakita ko sa inyo, guys, sinisinok si Jiro. Dalawang beses siyang sinukin sa isang araw. Dati, nafe-feel ko lang siya. Ngayon, nakikita ko na sa chan. Umpisa ng third trimester, na-maintain niya yung sinok niya na dalawang beses sa isang araw. Ay, hindi ako matutulog ngayon. Ang lamig! Si Ju, pinubuksan lang yung fan. Actually, sa akin, okay lang kahit wala na kaming electric fan.
Just in case lang na hindi kami mag-aircon, sige fan. Kasi nakaka-dry din ang skin yung laging naka-aircon. Nagpapakita pala ako sa inyo. Hindi ko alam guys kung napakita ko na to, pero sabi ni Kits, ito tatanggalin natin to, hindi natin to pwedeng gamitin dito sa Pilipinas. Parang pang winter kasi siya. Pero maganda yung tsura, no? Kaso alam niyo, mainit dito sa atin, hindi pwede yung mga ganyan-ganyan. So, ayan yung Baby Zen. Yo-Yo by Baby Zen. So, Urban Essentials to. Sabi nga ni Kits, eh. Ang social daw ng itsura. Tsaka tuwan-tuwa siya kasi yung isang, yung Duna. Yun kasi, wala siyang lalagyan sa ilalim. Tuwan-tuwa siya dito kasi meron. Yan ang gusto niya. Yung may mga lalagyan sa ilalim. Ayan. Thank you, Urban Essentials. Dito sa stroller na to. Ang ganda-ganda. Ito pala, binaba ko na yung isang maleta nung nalinis ako ng closet. Kasi, ang gagawin ko dito ay, nga pala yung Lazy Boy andito na. Dito na ako madalas tatambay para hindi na ma-shock si Ju. Ayan. Yun, as I was saying, nung last time, yung hospital bag ko, hindi nakamaleta, nakabag lang talaga siya and mabigat. Pinagsisisihan ko yun, sana pinasok ko siya sa maleta. Pero nakabag pa rin to. Nakamaleta ako, pero sa loob is bag. Para lang hindi siya, hindi na kailangan pang magbit-bit ng mabigat. Yung maleta, para lang easier yung pagdala papunta sa hospital. Pero sa loob, hiwalay yung bag ni Jiru, yung mga gamit niya, tapos hiwalay yung bag ko. Ito na lang yung ready ko. Actually, ready na yung nursery. May isa na lang ako hinihintay na i-deliver. Hindi ko alam kung mag-nursery room tour pa ako, pero let me know kung gusto nyo makita pa yon. Kasi pwede naman, kasi para yung final look na talaga, tsaka kung ano yung mga hinanda namin, para magkaroon din ng idea yung iba kung anong ipe-prepare na nila if ever they're preggy. Hi. Yes? Is that my phone? Sabi ko, give to mama eh. Ang tatambay kayo dito. Dito mo na kayo tumambay. Meron pa akong isa pang tanong sa inyo guys. Kasi bumili ako ng maternity pads. Let me know kung anong masasuggest nyo. Yung dating ginamit ko is kare, sobrang kapal. Naalala ko yun, ang kapal-kapal. So, ito hindi ko pa yata na-try or na-try ko na ba? Hindi ko maalala eh. Pero yan, Modest. At saka yung isa, yung diaper. Yung Charmy, ayan. Charmy na diaper. So, let me know kung anong suggestion nyo sa maternity pads. Okay? Thank you! Grabe, hindi ako naiwan. Naiwan ko yung mama book, naiwan ko yung wala akong dalang mask. Lalaki ng dahon, ano? Ay, maliwanag na. Ano yung chan ko? Tumulis ba siya? Para tumulis, eh, no? Room 2!